to the pastors and deaconesses, lay people of the Baguio Episcopal area, I greet you all in the spirit of the season. And I say, naimbag, kan naragsak, na Paskwa tayo amin kakabsat dito'y Baguio Episcopal area. In behalf of my family, Dr. Lay, RJ, and Pearl, and also the whole Deya family, binabati ko pa yung lahat ng isang maligaya at makasaysayang Pasko, mga kaibigan. Ako'y nagpapasalamat sa almost 6 months na paglilingkod ko bilang interim bishop. At ito ay isang biyaya dahil pagkatapos ng 12 taon, I served this area in 2019 January after my election in 2008. At nabigyan ako ng pagkakataon, of course, in support of our Bishop Pittorio, who was on medical leave. And praise God indeed, at siya'y babalik na sa January 1. We thank God for healing blessings. Mga kaibigan, maraming nagtatanong, papaano ipagdiwang ang Pasko sa gitna ng kalagayan ng mga tao? How could we celebrate Christmas in the midst of crisis? Sinasabi nilang pabiro, Christmas. Ngunit tayo nagpapasalamat dahil merong pag-asa na kaloob ng ating Panginoong Diyos dahil ipinanganak ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus Christ. We praise God because Jesus came to the world. Jesus is the hope of the world. He gives peace, peace that passes all understanding. Tunghayan natin, mga kapatid, ang sinasabi sa John 3:16 says, "For God so loved the world." Ang mensahe ng Pasko, mga kapatid, ay agape. Ito ay pag-ibig ng Diyos sa atin at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ipinanganak sa mababang sapsaban sa Bethlehem ng Judea, ating inaalala. At ako ay naniniwala o naninigluhod na nawa siya rin naman ay pinanganak sa ating mga puso. Love, my dear friend. Love as a manifestation of God's love for us. For He first loved us, my dear friend. Una muna niya tayong minahal. Kaya nga tayo ay dapat magmahalan din naman. Let us love one another. At ang pangalawa, mga kapatid, kasama ang pag-ibig ay yung pagbibigayan. Pag-ibig, pagbibigayan. Ang sabi sa pangalawang bahagi na John 3:16, "And He gave His only begotten Son, Jesus our Lord." Wow, mga kaibigan. Sa ating pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo sa atin para sa ibang tao, nawa tayo rin naman ay magbahagi para sa kanila. Ibahagi ang ating panahon, ibahagi ang ating pakikinig, ibahagi ang ating concern, ibahagi ang pagmamahal. Mga kaibigan, sa Christmas na ito, napakarami pong naghihirap. May mga namatayan dahil sa COVID, may mga nawalan ng trabaho, may mga bumagsak ang negosyo. At dito sa amin, sa Davao Episcopal Area, maraming nasalanta ang bagyong Odette. Ako po ay nagpapasalamat sa mga annual conferences sa mga local churches sa Manila area, doon din sa Baguio area. Kami mismo dito sa
Davao area, nagtutulungan. Ang East Mindanao Philippines Annual Conference nagbigay agad ng 80,000 para sa Visayas at dito sa Cagayan de Oro. So, my dear friends, in the spirit of the season, let us enjoy the love of Christ. Agape, pag-ibig, at tayo din naman ay magbahagi para sa iba because God exemplified the true meaning of sharing, of giving. He gave His only begotten Son. Look around, my dear friends. See the need of the many people. Respond positively and joyfully to these needs. And in this way, people will know that we are indeed believers, faithful disciples, committed leaders, and that we continue to share that love and show concern to other people. Again, thank you, PEA staff, Pierre, my Sister Rachel, Sister Hilda, and all the other staff of the Baguio Episcopal Iri. Thank you, PEA team, I call you, the 31 district superintendents led by our Dean DSL, my nana, and also our admin assistant, Reverend Dr. Rodel Akdal, my worthy brother. At lahat ng mga laiko, lahat ng mga pastor at diakonisa, ang buong PEA family, thank you so much for our partnership in the gospel, for our long-time friendship. I greet you all a blessed Christmas and a prosperous and victorious New Year. Peace be with you.